Isang buwan ka pa lang dito. Aalis ka na naman ba? Huwag mo na kaming dayain sa mga regalo mo't ngiti. Dahil batid namin sa iyong mukha ang lungkot at pagod habang nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa. Nag-aalaga ng mga dayuhang matatanda. Masaya ka ba, Ma? Marami lang sanang trabaho dito sa probinsya na pwede mong mapasukan at matustusan ang aming pangangailangan. Ba't pa kailangan mo bang umalis? Sana lang, pero wala. At wala na kaming magagawa kundi ikubli ang luha dahil matagal na naman tayong hindi magkikita. Mag-iingat ka, Ma. Paalam. Kapalit pala ng aking diploma ay ang paglaho ng pinakamamahal kong ina. Kay sarap balikan ang mga alaala na masyal tayo noon at nagkasiyahan. Sabi mo pa nga na sa pagbalik mo, mamamasyal tayo sa lugar na gusto ko. Kakain tayo at magpicturan. Pero hanggang alaala na lang. At iniwan mo na kami ng tuluyan. Eto ako ngayon. Nakatingin pa rin sa kawalan. Nabibingi sa mga politikong walang ibang iniisip kundi ang magpayaman ng magpayaman. Walang ibang inintindi kundi ang sariling kapakanan. Paano ba naman kasit talamak ang political dynasty na imbis taong bayan ang siyang dapat makinabang sa buwis na pinaghirapan, pamilya lang nila naghahaman sa kapangyarihan. Ang namamaypay ng pera. Kung sana'y hindi pinahintulutan pag-iral ng political dynasty na siyang nagbunga ng hindi maayos na distribusyon ng kapangyarihan, malamang marami sana ang napasaya at nakinabang sa buwis ng bayan. Malamang di ka na sana umalis, Ma. Sana'y walang restriksyon sa pamumuhunan ang mga dayuhang negosyante sa ating bansa na magdudulot sana ng maraming trabaho para sa lahat. Malamang kapiling pa sana kita ngayon, Ma. Labis talaga ang aking paghihinayang.
tatay ba ang kailangan pang umalis ng bansa? Magtitiis at mangungulila, mabigyan lang ng masarap na buhay ang naiwang pamilya sa probinsya. Panahon na siguro na baguhin natin ang lumang sistema at isulong ang bagong konstitusyon. Sa sistemang federal, magkakaroon na tayo ng mas maraming trabaho at oportunidad sa mga rehiyon. Matitigil na rin sa wakas ang malawakang political dynasty na siyang dahilan ng korupsyon sa bansa. Tatanggalin na rin ang monopolyo sa negosyo at ang mga dayuhan na mismo ang pupunta sa atin para mamuhunan at di natin kailangan pang mag-ibang bansa o lumuwas ng Maynila. Ate, mga kaibigan, alam kong pare-pareho tayo ng hinaing. Sama-sama natin isulong ang malaking pagbabago ng ating bansa. Matagal na nating inaasam ang tunay na pagkakapantay-pantay, ang pagkakaroon ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Panginoon, naway gabayan niyo po kami. Sa darating na plebisito, sumang-ayon tayo sa tunay na pagbabago.